Hello, air signs. I hope you're doing well. So this is your daily message for October 23. And this is for the collective as always. So this is not going to resonate with everyone. Just take what resonates po. Thank you. And also maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support and I truly appreciate it. And kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. Thank you. So see you po sa reading ninyo. Hello, Gemini, this is going to be your daily message for October 23. Tignan natin kung ano yung mga mensahe para sa iyo, Gemini, for October 23. Maraming salamat sa inyong mga heartwarming comments po and maraming salamat sa inyong presensya at pagsuporta sa aking channel. I truly appreciate it. Thank you. And lagi ko na din po kayong sinasama sa aking mga design na naway. Thank you. Laging healthy at safe lamang sa araw-araw. So, Gemini, tingnan natin kung ano yung inyong message for today. So, Gemini, we have the Four of Swords. So, Gemini, ang iba sa inyo, maaaring napagod na, no? Pagod na sa inyong trabaho, pagod na sa pag-aaral, maaaring iba sa inyo, estudyante. Ang iba sa inyo, maaaring estudyante at the same time, nagtatrabaho. So, maybe you are, some of you are a working student. Ang iba naman sa inyo is working mom, you know, and marami kayong obligasyon aside from pag-aaral. So, most of you are exhausted na, no? Physically, mentally, or emotionally, or maaring all of the above, diba? So, inaaya kayo or ini-invite kayo ng spirit dito na mag-step back naman kayo ng konti lang, kahit konting panahon lang, konting oras lang from your hustle and bustle para, alam mo yun, makapag-recharge kayo. Kasi hindi naman pwede na puro na lang kayo trabaho, puro kayo obligasyon, puro kayo nakatutok sa inyong responsibilidad. You also have to take care of yourself at the same time, diba? So, ngayon yung panahon, no? Now is the perfect time to do that. Now is the perfect time to recharge, you know, do some kind of self-care for yourself naman ngayon. Pagtuunan naman ninyong ng pansin ang inyong welfare, no? Yung inyong well-being. Para naman kayo ay maging malusog, maging maayos, no? Maging magandang inyong pakiramdam even though marami kayong bitbit sa inyong balikat na mga obligasyon o responsibilidad, no? So, ngayon, kailangan ninyong magpahinga, kailangan ninyong mag-me time. This is a must, no, Gemini? This is a must for you. Kailangan ninyong mag-rejuvenate nang makapag-recuperate kayo so that you can get back to balance, so that you can back to your core, you know, and magiging smooth lang ang inyong pamumuhay sa araw-araw, you know, ang inyong pag-iisip, magkakaroon ng kalinawan, alam mo yun, yung parang lagi kayong naka-focus kung kayo'y nakakapag-replenish naman ng mga lost energy ninyo sa pang-araw-araw ninyong buhay, di ba? So, ang iba sa inyo, you know, kumbaga nadideplete na ang inyong energy. So, now is the time na mag-recharge ka na. Don't wait for your cup to run empty bago kayo mag-recharge. Ngayon pa lang, you know, ngayon pa lang, nakakaramdam na kayo ng pagod, nakakaramdam na kayo ng puyat, ng antok, you know. Ngayon pa lang, gawin nyo na, mag-step back a little na kayo doon sa inyong daily grind, sa inyong mga laging ginagawa, at magpahinga. Magpahinga naman kayo ng konti para kayo ay makapag-refill ng inyong cup. So, Gemini, this is all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. And namaste. Hello, Libra, this is going to be your daily message for October 23. Tignan natin kung ano yung mensahe para kay Libra
sa araw ng October 23. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong presensya at sa inyong pagsuporta sa aking channel. I truly appreciate it. Kayo po ay lagi kong sinasama sa aking mga dasal. Nanaway kayo po ay laging healthy at laging safe lamang. So, Libra, tignan natin kung ano yung mensahe for you. So, we have the Three of Wands para sa inyo ngayong araw ng September 23. Libra, this is such a beautiful energy. Ano mo ang nakikita ko dito right off the bat? Marami ng bunga, no? Nagbubunga na or maaaring nakamit nyo na ang bunga ng inyong pinaghihirapan, ng inyong pinagbibigyan ng tuon, ng pansin, ng oras, ng energy, ng heart and soul ninyo, whether this is negosyo, whether this is pag-aaral, whether this is relationships, or whether this is trabaho or career, meron na kayong nakikitang bunga, meron na kayong return of investment na kahit papaano may dumating na sa inyo, may balik na sa inyo ang mga investments ninyo in whatever form that is na inyong in-invest sa iyong endeavor sa anumang area ng buhay mo. So, meron ka na. Nakikita mo na nagbubunga na ang iyong pinaghihirapan, na nagbubunga na ang iyong in-invest sa kung anumang bagay yan. So, masaya, no? Masaya lang ang pakiramdam ninyo na finally, you know, nakikita nyo na ang fruit of your labor. And this energy also brings the good fortune energy, no? So, good fortune is on your horizon. So, ibig sabihin nito, Libra, na kung ano man yung sisimulan mo ngayon, kung anumang endeavor yan, anumang plano yung i-roll out mo ngayon, anumang ideas yan na inyong i-roll out sa ngayon, you can expect that that is going to succeed. You can expect that that endeavor is going to be a success, no? Kasi pinagplanuhan nyo na yan eh. Kumbaga, binigyan nyo na yan ng masinsinang pag-aaral. Binigyan mo na yan na plano na yan ng ideas ninyo, or maaaring merong input ang ibang tao dyan, you know. So, talagang inaral nyo na yan. Binigyan nyo na yan ng oras, ng panahon, ng effort para mabuo ang ideas na yan. And if you are going to roll that out now, talagang magsasucceed yan. Talagang you are going to be triumphant in the end dyan, because that is ano na, planchado na, kumbaga. So, with the good fortune card ngayon, with this good fortune energy on your horizon ngayon, then talagang para magsasanib puwersa yung energy ng good fortune, ng swerte, along with your pinaghirapang plano, yung pinaghirapan mong ideas na yan, na binuo mo yun. So, talagang siswertehin yan. Talagang magtatagumpay ka dyan. So, ang iba din naman sa inyo dito is waiting for something, no? Is waiting for something. Maaaring ang iba sa inyo, nag-i-start pa lang ng iyong karera, nag-i-start pa lang ng iyong negosyo, or maaaring nag-i-start pa lang na isa katuparan ng inyong mga plano, no? So, maaaring you've just started not long ago. So, ngayon, naghihintay kayo ng return of investment ninyo. So, maaaring ngayon, tinitignan ninyo ang pagtakbo. Pinapanood ninyo ang pag-rollout ng inyong mga ideas ngayon. Maaaring ngayon pa lang gumugulong yung inyong mga pinagplanuhan. So, wala pa kayong natatanggap na return of investment. But some of you are waiting for that because you can see that yung plano na yon, yung ideas na yon na ni-roll out nyo na is thriving. Maaring napapanood nyo na yan na they are thriving, kumikita, but then alam mo yun, hindi pa yun yung pinaka climax, kumbaga hindi pa yun yung pinaka
ine-expect ninyo na dumadating, but they are coming. Yun ang iyong hinihintay. And you know in your heart na talagang magbubunga yan ang bogang bongga yung inyong pinaghirapan. So that, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius. Aquarius, this is going to be your daily message for October 23. Tingnan natin po na yung mga mensahe para sa'yo ngayong araw. And salamat po, Aquarius, sa inyong mga messages, inyong comments. I truly appreciate it. And na-appreciate ko din po ang inyong suporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyong presensya dito. And tingnan natin ngayon kung ano yung mensahe para sa'yo, Aquarius, for October 23. So, Aquarius, meron tayong 8 of Swords. Tingnan mo si Panda, parang nalulupay-pay na parang losing hope na, or parang ano siya, pakiramdam niya, nawawala na siya ng pag-asa, no? Na makawala dyan sa kung saan siya nakasabit. So, I really feel na, Aquarius, ang iba sa inyo is experiencing this energy na punong-puno ng negative thoughts ang inyong isipan. Yung mga maaring merong mga comments dito ikaw na naririnig, maaring merong mga criticisms ikaw na naririnig from other people dito, and that is making you lose hope, no? Sa inyong buhay, sa inyong mga plano. So this is a self-sabotaging energy, no? This is a self-sabotaging energy kasi yung mga naririnig ninyong hindi magaganda, maaring criticisms from other people, talagang isinasapuso ninyo. But kung iisipin mong mabuti, Aquarius, hindi mo kailangan magpa-apekto doon sa mga komento ng ibang tao, na lalo-lalo na kung yun ay mga negative comments, because first thing first, ikaw lang yung nakakaalam ng iyong kakayanan. Ikaw lang ang tanging nakakaalam kung ano ang kaya mong gawin, kung ano ang iyong mga assets, no? Kung ano ang iyong talents, kung ano ang iyong skills, kung ano ang kapabilidad mo, no? Ikaw lang ang tanging nakakaalam ng totoong pagkatao mo, yung totoong ikaw. So, huwag kang papaapekto sa mga negative comments na iyong naririnig from other people towards you, because they don't have any idea sa kanilang mga sinasabi towards you, dahil ikaw lang ang tanging nakakaalam ng tunay na ikaw, kung ano ang kaya mong gawin, kung ano yung mga, kung ano ka, no? Yung totoong ikaw, you are the only one na nakakaalam ng iyong truth. Kaya talagang walang say ang iba, ang ibang tao sa iyo, no? Or kahit kanino man, walang pakialam, walang nalalaman, you know, ang ibang tao towards you, kasi ikaw lang ang nakakaalam ng iyong truth. So wag kang papaapekto sa kanila, no? So dito, kung sisikapin mo lang, no, na tumingin ka sa positive aspect ng iyong sitwasyon ngayon, hindi ka malulugmok diyan. Hindi si Panda, no, hindi siya magiging ganyan ang posisyon niya diyan kung iisipin niya lang, kung uupo lang siya ng maayos diyan, ng upright sa puno na yan, and he will be able to see the positive things sa paligid niya, no? Yung mga positibong bagay lang, yung silver lining lang ng kanyang sitwasyon ang kanyang makikita. Same as with you, Aquarius. If you are just going to entertain the positive aspect, no? The positive thoughts sa iyong isipan, then hindi ka malulugmok, hindi ka malulungkot. You will not be feeling trapped sa iyong sitwasyon, because positibo lang ang iyong iniisip, positibo lang ang iyong nakikita. So, hindi mo mapapansin yung mga negative comments or negative criticisms na binabato sa iyo ng ibang tao, if that's the case for you. Okay, Aquarius? So, ang mensahe ng card na to dito sa iyo, transmute that negative thoughts into positive ones. Kasi isipin mo na ikaw lang ang totoong nakakaalam ng iyong truth. So, don't entertain kung ano man ang iyong mga naririnig from other people na hindi maganda.
because hindi naman totoo yun, diba? It's not true yung mga sinasabi nila sa iyo. It's not true, mga paninira lang yan, mga bunga lang yan ang inggit sa iyo, kasi maaaring, diba, sabi nga, kapag ang puno ay hitik na hitik, talagang binabato yan ng mga tao. Maaaring ganyan ang iyong sitwasyon, no? Na iinggit lang ang mga tao sa paligid mo dahil nakikita nila na meron ka na wala sila. Kaya sila ganyan sa'yo. But if you are going to entertain them, their negative criticisms about you know, kung i-entertainin mo yan, malulungkot ka lang, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo, sa mga you know, sa gusto mong gawin sa buhay mo, kasi madidistract ka sa kanila, mai-intimidate ka sa kanila, and it is not going to help you at all. That is not going to bring you to your success, diba? So, syempre ayaw natin ng ganun, diba? Ayaw mo ng ganun. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo silang pansinin and just focus on your life. Focus on yourself, focus on your talents and what you are capable of doing, kasi you have all it takes, Aquarius, to be successful, to be on the pinnacle of success, kasi you have the talents, you have the skills, and you have the knowledge kung paano ka makarating doon sa tugatog ng iyong tagumpay. Okay? So, wag mo silang pansinin, no? Wag mo silang pansinin. Wag mo pansinin ang mga negativity around you and just focus on the positive aspects ng iyong sitwasyon. So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.